وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid, umamin na mahal naming mag-aaral na hanggang ngayon ay walang sawang sumusubaybay sa ating mga aralin sa YouTube channel na ito. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa araw po na ito ay itatalakayin po natin ang pinakahuling salita na napapaloob sa At-Tawabi'. So At-Tawabi', alhamdulillah, sinabi natin na binubuo po ito o meron po itong apat na uri ng salita. Una, An-Na'at, at tapos na po natin yung ipaliwanag, alhamdulillah. Al-Atfu, na ipaliwanag na din po natin yan sa mga nauna nating aralin. At pangatlo, at Tawkid, ito po ang ating huling aralin, last lesson po natin sa lesson 20. At sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, ito po ang ating ipapaliwanag, ang tinatawag na Al-Badal. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Al-Badalo? Al-Badal, sa kanyang literal na kahulugan sa wikang English, ito po ay tinatawag na substitution o sa wikang Tagalog ay ang pagpapalit. At ano nga ba ang kahulugan ng Al-Badalo sa pag-aaral natin sa Qawa'idun Nahu? Al-Badalo huwa tabi'un ya'ti ba'da ismin qablahu yuwaddihuhu wa yubayyinu al-maqsuda min. Ang badal, ito ang salita na sumusunod sa nauna sa kanyang salita at ang ginagawa niya ay kanyang nililinaw yung salita na nauna sa kanya. Okay? Kanyang nililinaw ang naunang salita na nauna sa kanya at kanyang tinutukoy kung ano ang pinupunto ng salita na nauna sa kanya. Alhamdulillah, naipaliwanag na po natin kung ano ang ibig sabihin ng badal, ano ang kanyang literal na kahulugan at ano ang kahulugan nito sa pag-aaral natin sa Qawa'idun Nahw. So ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay tutungo po tayo sa tinatawag na Anwa'ul Badal. Okay? Ang badal ay mayroon po siyang mga uri. At ito ay binubuo ng apat na uri. Una, tinatawag po nating Badalu Shay'i. Tinatawag po nating Badalu Shay'i Badalu Shay'i min Shay'i. Okay? Badalu Shay'i min Shay'i. At pangalawa, tinatawag nating Badalul ba'di min al-kul. At pangatlo, badalul ishtimali at ang panghuli ay badalul ghalat. Okay. Papaliwanag po natin ito isa-isa insha'Allah subhanahu wa ta'ala. At mag-uumpisa po tayo sa tinatawag na badalul shay'i min shay'i. Dito po tayo sa tinatawag na badalu shay'i min shay'i. Tinatawag din po natin itong badalul, ang pangalawa po niyang pangalan o ibang termino ay tinatawag natin pong badalul mutabiq. Badalul mutabiq. Okay?
Ibig sabihin ng badalul shay'i min ash-shay' o badalul mutabiq o tinatawag din nating badalul kulli min al-kull, ito po ang salita na sumusunod sa naunang salita sa kanya at siya po ay kabuuan ng salitang iyon. Siya po ay kabuuan mismo ng nauna sa kanyang salita. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mas maiintindihan po natin yan kapag nagbigay po tayo ng halimbawa. At ang badalu shay'i min ash-shay'i ay mayroon po itong tatlong uri. Una, ismul isharati. Ismul isharati zaid alu ta'rif. Okay? Ismul isyara na dinugtungan po natin ng alu ta'rif. Ibig sabihin, ismul isyara yung mga salita na ginagamit po natin sa pagturo. Okay? Kapag dinugtungan po siya ng salita na pinasukan po ng alif walam. At ang alif walam po na iyan ay pumapasok po sa isang salita para maging definite noun ang salitang iyan. Halimbawa, talibun, estudyanteng lalaki. Kapag sinabi nating at-talibu, ang estudyanteng lalaki, tinutukoy na po natin siya, siya na po ay naging definite. So kapag mayroon pong ismul isyara kagaya po ng hadha, hadhihi, hadhani, hatani, okay? Dhalika, tilka, kagaya po niyan, kapag dinugtungan po siya ng salita na pinasukan po ng alif at lam, ang salita po na iyon ay tinatawag na badal. Halimbawa, هذا الطالب هذا الطالب ذكي هذا الطالب ذكي. So meron po tayo ditong hadha or ismul isyara at sumunod po sa kanya ay salita na pinasukan po ng alif wala. Okay? So kapag sinabi nating hadha, ibig sabihin yan. Okay? At-talibu ang lalaking estudyante. Dhakiyun, ibig sabihin ay matalino. Hadha at-talibu dhakiyun. Ang estudyanteng lalaki na iyan ay matalino. So pinupunto natin dito na ang estudyanteng iyan ay matalino. Ang lalaking estudyanteng iyan ay matalino. So pwede nating alisin ang at-talibu at makukuha din natin ang kanyang kahulugan. Kapag sinabi nating hadha, hadha dhakiyun. Hadha dhakiyun. Yan ay matalino. Sa time po ng pagturo natin sa kanya, malalaman po ng mga kasamahan natin or ng second person, yung kausap natin or mukhatab, malalaman natin kung sino ang ating tinutukoy. Sa pagsabi natin ng hadha ay malalaman nila kung sino ang tinutukoy natin. Okay? So kahit hindi natin sabihin ng at-talibu, malalaman nila na yan ang ating pinupunto. Pinupunto natin, sinasabi natin na iyan ay dhakiyun. Iyan ay matalino. Okay? Ngunit nilagyan lang po natin ng albadal para linawin lamang kung sino yung tinutukoy natin na matalino sa loob ng jumla o sa loob ng pangungusap. Okay? So yan po ang ibig sabihin ng badalu shay'i min ash-shay' or badalul kulli min al-kull or tinatawag natin badalul mutabiq. Yung badal, okay? Badal na salita ay kabuuan po siya. Okay? Siya po ay kabuuan ng nauna sa kanyang salita na tinuturo natin. Okay? Which is yung pagsabi natin ng hadha. Okay? Pagsabi natin ng hadha, tinutukoy natin na ang hadha na iyan ay ang kabuuan niya ay itong talib na ito. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng badal mutabiq or badal shay'i min ash-shay'. Yan po ang kanyang unang halimbawa. Kapag may nakita po tayong ismun isyara at sumunod po sa kanya ay salita na mayroon pong alif walam, automatic po ang salitang iyan ay, ang tawag po sa kanya ay al-badal. Okay? Al-badal. Pangalawang uri ng badal mutabiq or badal shay'i min ash-shay' ay al-laqabu wa sahibuhu.
وصاحبه. Ibig sabihin, okay? Al-laqabu wa sahibuhu. Ibig sabihin, ang palayaw. Okay? Ang palayaw at sino, ang palayaw at ang nagmamay-ari ng palayaw na iyan. Ang palayaw at yung nagmamay-ari ng palayaw na iyan. Okay? Yan po ang ibig sabihin nito. Halimbawa, Ja'al Faruqu Umaru. Okay? Ja'al Faruqu Umar. So si Umar, tinatawag natin sa kanyang palayaw ay Al-Faruq. Okay? Ja'al Faruqu Umar. So ang Al-Faruq po dito, siya po ay fa'il sapagkat siya po ay sumunod sa fi'il. Okay? Ngunit ang Umar, ang pangalan po na Umar, siya po yung badal. Sapagkat Al-Faruq, siya po yung palayaw. Sinabi po natin, yung palayaw at yung nagmamay-ari sa kanya. So ang palayaw ay Al-Faruq at ang nagmamay-ari sa kanya ay si Umar. Okay? So ang Al-Faruq dito ay fa'il sapagkat sumunod siya sa fa'il. At ang Umar dito, siya po yung badal. At anong uri ng badal? Badalo shay'i minashay. Sapagkat si Umar ay siya yung kabuuan ng palayaw na sinasabi natin Al-Faruq. Okay? Kapag sinabi natin Ja'a Al-Faruq, alam natin na yung dumating ay si Umar. Okay? So Al-Faruq, kabuuan siya ni Umar at si Umar ay kabuuan din ng palayaw na Al-Faruq. So yan ang pangalawang uri ng tinatawag na Badalul Mutabiq or Badalul Shay'i Min Ash-Shay at tinatawag din nating Badalul Kulli Min Al-Kull. So halimbawa, sa Ar-Rasul, sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede rin nating sabihin Ja'a Ar-Rasulu Muhammadun. Ja'a Ar-Rasulu Muhammad. So yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propeta, mahal nating propeta na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang palayaw natin sa kanya ay Ar-Rasulu. Pero kung alisin natin yung alif walam, Rasulullah. Okay? So kapag sinabi natin Ja'a Ar-Rasulu Muhammadun, Ja'a fi'il, Ar-Rasulu fa'il sapagkat siya yung isim na sumunod sa fi'il. Okay? Ar-Rasulu fa'il at yung sumunod sa kanya, okay? Yung Ar-Rasulu siya yung lakab at sumunod sa kanya yung nagmamay-ari ng lakab na iyan, yung nagmamay-ari ng palayo na Ar-Rasul. Yun ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ja'a Ar-Rasulu Muhammadun. Ar-Rasulu fa'il at yung Muhammadun siya po yung al-badal. Siya po yung badal. Okay? Sapagkat siya yung kabuuan ng nauna sa kanyang salita at uri niya ay badalu shay'i min ash-shay'. At pangatlo ay tinatawag nating, ito po ay pangatlong uri ng badalu shay'i min ash-shay'. Tinatawag po nating al-wazifatu. Al-wazifatu wa sahibuha. Okay, al-wazifatu wa sahibuha. Ibig sabihin, al-wazifa yung trabaho. Okay? Wa sahibuha at sino ang nagmamay-ari sa trabaho na iyan? Sino ang gumaganap sa trabaho na iyan? So, marami tayong pwedeng maibigay dito na halimbawa. Halimbawa sa isang masjid, mayroon tayong imam. At halimbawa, ang pangalan ng imam na iyon ay si Khalid. Halimbawa, ang pangalan ng imam na iyon ay si Khalid. So, sasabihin natin, dumating siya, Ja'al imamu Khalidun. Okay? Ja'al imamu Khalidun. Al-imamu, siya po ay fa'il. Okay? At ito po yung al-wazifa. Ito po yung kanyang trabaho. So, ang trabaho ni Khalid ay ang pag-iimam, okay? Sa loob ng masjid. Al-imamu, yan yung kanyang wazifa, trabaho niya. Khalid, ito po ay badal. Okay? Ito po ay badal sapagkat ito po yung gumaganap ng trabaho. Okay? Ja'al imamu Khalidun. Kapag sinabi natin ja'al imam, halimbawa, alam na natin na sa masjid na iyan, ang imam talaga, ang pangalan ay si Khalid. So kapag sinabi natin ja'al imam, alam natin na yung dumating ay si Khalid. Okay? So ja'al imamu Khalidun. Kahit alisin natin ang al-imam, sinabi natin ja'a Khalidun.
Alam din natin na yung dumating na si Khalid, siya yung imam sa loob ng masjid. Okay? Ang imam dito, wazifa, siya yung trabaho. Pero yung kalagayan niya sa loob ng jumla, siya yung fa'il. At Khalidun, ito yung badal. Sapagkat si Khalid ay kabuwang parte ng imam. Kabuwang parte ng nauna sa kanyang salita. At yung imam din, siya, ang kabuwan niya ay si Khalid. Okay? Alhamdulillah, naibigay po natin ang tatlong uri ng badalul shay'i min ash-shay' or badalul mutabiq. Uulitin natin. Una, ismul isyara at dinagdagan ng salita ng pinasukan ng alif ulam. Pangalawa, al-laqab wa sahibuhu. Palayaw at sino ang nagmamay-ari sa palayaw na iyan. Okay? Yung nagmamay-ari sa palayaw na ginamit natin, yun po yung badal. Okay? Siya po yung badal. Pangatlo, al-wazifatu wa sahibuha. Ang trabaho, okay? At sino ang gumaganap sa trabaho na iyan. So, halimbawa, ja'al imamu Khalidun. Halimbawa, pangalawa, halimbawa sa isang madrasa, ang punong guro or yung mudir ay si Zaid. So, halimbawa, sasabihin natin, ja'al mudiru Zaidun. Ja'al mudiru Zaidun. Dumating ang punong guro na si Zaid. So, yung al-mudir, siya po yung wazifa, siya po yung trabaho. Sino ang gumaganap sa trabaho na iyon? Si Zaid. So, yung Zaid, siya po yung badal sa jumla na iyan. Okay? Siya yung badal sa jumla na iyan at ang uri ng badal na tawag sa kanya ay badalu shay'in min ash-shay' sapagkat kabuwang parte siya ng nauna sa kanyang salita. Ngayon po ay papaliwanag natin ang pangalawang uri ng al-badal at ito ang badalul ba'di min al-kul. Ibig sabihin ng badalul ba'di min al-kul, ito po yung salita na parte po siya ng nauna sa kanyang salita. Maging maliit man, mas malaki o katumbas siya ng nauna sa kanyang salita. At kinakailangan po dito sa badalul ba'di min al-kul, kailangan ay nararamdaman at nahahawakan po natin ang gagamitin nating salita dito o bagay sa loob ng pangungusap. Okay? Ang gamit po ng badalul ba'di min al-kul para tukuyin o linawin po natin na yan lamang na parte ang tinutukoy natin sa loob ng pangungusap. Okay? O yung mas maliit lamang na parte o mas malaking parte o kasing tumbas niya sa loob ng pangungusap. Maglalagay po tayo ng halimbawa para mas maintindihan natin inshallah subhanahu wa ta'ala. So halimbawa nito, badalul ba'di min al-kul, halimbawa, akaltu akaltu al-khubza thuluthahu. Okay. Akaltu al-khubza thuluthahu. Ito po ang ating halimbawa. Akaltul khubza, ibig sabihin ay kinain ko ang tinapay. Okay? Kinain ko ang tinapay. At ang khubza po dito ay mafuulun bihi. At ang sumunod po sa kanya, thuluthahu, ito po ay badal. Okay? Badal ng nauna sa kanyang salita at ang tawag sa kanya ay badalul ba'di min al-kul sapagkat parte lamang siya ng nauna sa kanyang salita. Okay? So kapag sinabi nating akaltul khubza, kinain ko ang tinapay. Ngunit hindi pa malinaw sa atin kung ilang parte ng tinapay ang kinain ko. Okay? So nung sinabi ko na thuluthahu, okay, ibig sabihin ay thuluth ng khubz. Nung sinabi kong thuluthahu ay one-third. Okay? Akaltul khubza thuluthahu. Kinain ko ang one-third. Okay? O yung one-third ng tinapay na iyan. Okay? Ibig sabihin ay hindi ang kabuuang tinapay, kundi parte lamang ng tinapay na iyan. So, halimbawa, kinain ko ang kalahati ng tinapay. So, ano ang kalahati sa wikang Arabic? Nisf. Okay? Okay? Nisf. Nisfa. At kailangan po dito sa badalul ba'di min al-kul, yung badal, durugtungan po natin siya ng damir, durugtungan po natin siya ng personal pronoun or panghalip na panao na babalik po sa salita na nauna sa kanya. At kinakailangan ay magkatugma kung lalaki man ito ay kailangan pang lalaki, babae kailangan pang babae. Kung isa lamang, mufrad, ay pang-isahan ang gagamitin natin. Kung dalawa, pang dalawahan,
At kung jama, pangmaramihan ay pangmaramihan din po ang ating gagamitin. Okay? Ang khubs ay mudhakkar o panglalaki, kaya hu po ang ginamit natin dito. Huwa, nung dumugtong po sa isim ay naging hu na lang. Naam. Nisfa, gagamit po tayo ng damir para babalik po dun sa dito sa al-mubdal min. Okay? Nisfahu. Okay? Akaltul khubza nisfahu. Ibig sabihin ay, kinain ko ang kalahating parte lamang ng tinapay, hindi ang kanyang kabuuan. Okay? So ulitin natin, badalul ba'di min al-kul. Ang badal na ito ay parte lamang ng nauna sa kanyang salita. At kailangan ay, siya ay mahmus, naramdaman at nahawakan po natin. So ang khubs ay, shay'un mahmus. Naam. Pangalawa, pangalawang halimbawa. Magdaragdag po tayo ng halimbawa, inshallah. Pangalawa, qabbaltu, ibig sabihin ay hinalikan ko. Naam. Qabbaltu ummi. Hinalikan ko ang aking nanay. Naam. Hinalikan ko ang nanay ko. Pero hindi natin alam kung kapag sinabi natin qabbaltu ummi, hindi malinaw kung saan parte na kung saang parte ko hinalikan ang aking nanay. Naam. Kailangan daragdagan ko ng badal. Okay? Na bilang siya yung gaganap o maglilinaw ng parte kung saan ako humalik. Naam. Halimbawa, kapag sinabi nating qabbaltu ummi, kapag hinalikan ko ang kanyang kamay, qabbaltu ummi. Naam. Qabbaltu ummi yadaha. Naam. So ang ummi dito ay maf'ulun bihi. At ang yadaha, yadaha, naam, ito po ay badal. Badalul ba'di min al-kul, sapagkat siya po ay parte lamang ng nauna sa kanyang salita. At take note, gagamit po tayo ng damir. Ya'udu ilal mubdal min. Gagamit po tayo ng damir, personal pronoun na babalik po doon sa mubdal min. Naam. Doon sa nauna sa kanyang salita. So ummi ay babae, kaya hiya, dumugtong po siya sa isim at naging ha. Naam. Qabbaltu ummi yadaha. Ibig sabihin ay hinalikan ko ang kamay ng aking nanay. So yung kamay ay parte lamang, parte ng nauna sa kanyang salita. So at ito ay mahmus. Okay? Nahawakan din natin. At ang uri ng badal na ito ay badalul ba'di min al-kul. Ulitin ko po, badalul ba'di min al-kul, kailangan ay parte lamang siya ng nauna sa kanyang salita. At yung badal na kalima ay durugtungan natin ng personal pronoun or dhamir, panghalip na panao na babalik o tutukoy doon sa nauna sa kanyang salita. Okay? At kailangan magkatugma kung ito ay panglalaki, panglalaki rin, pangbabae, pangisan, pangdalawan o pangmaramihan. Naam. At ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay tutungo po tayo sa badalul ishtimal. Badalul ishtimal, ito po ay tumutukoy sa katangian. Tumutukoy po ito sa katangian ng nauna sa kanyang salita. Okay? Tumutukoy sa katangian ng nauna sa kanyang salita. Halimbawa, pag sinabi nating nafa'ani, naam, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. At pangalawang halimbawa ay a'jabani Muhammadun khuluquhu. Naam. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ibig sabihin ay naging kapakipakinabang sa akin. Naam. So ang Zaid po dito ay ito po ay fa'il, at ang ilmuhu ay badal. Okay? Badalul istimal. Okay? At Zaid, siya po ay fa'il, at the same time mubdal min. Naam. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Kung bibigyan po natin ng kahulugan, nafa'ani Zaidun ilmuhu, ibig sabihin ay naging kapakipakinabang sa akin ang kaalaman ni Zaid. Okay? Ang kaalaman
ni Zaid. Naging kapakipakinabang sa akin ang kaalaman ni Zaid. Ibig sabihin, ang tinutukoy po natin dito sa badalul ishtimal ay yung katangian. Yung katangian ng sumunod na salita. Okay? Hindi po yung nauna. Okay? Yung katangian po, yung badal, siya po yung tinutukoy natin. Naam. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. So ang ilmuhu, siya po ay katangian ng nauna sa kanya. Katangian ng nauna sa kanya. So ito po ang ating badal. Kapareho lang po kapag sinabi natin nafa'ani ilmuhu. Naam. Nafa'ani ilmuhu. Naging kapakinabang sa akin ang kanyang kaalaman. Okay? Naging kapakipakinabang sa akin ang kanyang kaalaman. So nilagyan lang po natin dito ng Zaid sapagkat siya po yung fa'il at matukoy po natin at maging malinaw kung kanino nang galing ang katangian na ito. Okay? So yan po ang una nating halimbawa sa badalul istimal. Ang uri po ng badal na ito ay badalul istimal. Kapag ang badal ay tumutukoy siya sa katangian ng nauna sa kanyang salita. Nafa'ani Zaidun ilmuhu, naging kapakipakinabang sa akin ang kaalaman ni Zaid. Naam. Ang pangalawang halimbawa ay a'jabani Muhammadun khuluquhu. Ibig sabihin ay namangha ako sa ugali ni Muhammad. So yung ugali, siya po ay katangian ng nauna sa kanyang salita. Katangian ni Muhammad. So pwede po nating sabihin na a'jabani khuluquhu. A'jabani khuluquhu. Okay? Namangha ako sa kanyang ugali. Okay? Kaninong ugali? Ugali ni Muhammad nang nauna sa kanyang salita. Okay? So, ang Muhammad dito ay fa'il at ang khuluquhu po dito ay badal. At ang uri ng badal na ito ay badalul ishtimal. Okay? At lahat po ng ya na nakalagay po dito or ya'ul mutakallim ay fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. At ang nun po ay nunul wiqaya. Ang pang-apat na uri ng al-badal ay tinatawag na badalul ghalat. Okay, badalul ghalat. Ano nga ba ang ibig sabihin ng badalul ghalat? Ang ghalat, or sa literal na kanyang kahulugan sa wikang Arabic, ibig sabihin ng al-ghalat ay ang pagkakamali. Okay? Ghalat or al-khata. Naam. So, badalul ghalat, ito po yung badal na nagkamali po tayo sa binitawan nating salita at gusto po natin itong itama at baguhin. Okay? Gusto po natin siyang itama at baguhin. So sa halip na baguhin natin ang buong pangungusap, idaragdag lamang natin ang salita or yung badal na gusto nating ipalit sa nauna sa kanyang salita. Okay? So ang halimbawa nito, halimbawa, jaa jaa Muhammadun Zaidun. Okay? Jaa Muhammadun Zaidun. O pangalawa, pangalawang halimbawa, raaitu Khalidan Muhammadan. Okay? Halimbawa, jaa Muhammadun Zaidun. Okay? Jaa Muhammadun. Dumating si Muhammad. Ngunit, ikaw pala ay nagkamali. Ang dumating pala ay si Zaid. Okay? Ang dumating pala ay si Zaid. So, wag na nating baguhin ang buong jumla. Okay? Wag na nating sabihin, jaa Muhammadun, jaa Zaidun. Okay? Para hindi maging redundant or paulit-ulit ang jumla, idugtong na lang natin ang salita na gusto nating ipalit, okay, sa nauna sa kanyang salita na gusto nating baguhin. At ito po ang tinatawag na badal. Okay? Yung salita na ginamit po natin pang palit para baguhin yung mali na ating nabanggit na naunang salita, ang tawag po sa kanya ay badal. Okay? At kung ano man ang nauna sa kanyang kung ano ang kanyang mawke, halimbawa, marfu, kailangan marfu din po ang badal. Kung nauna sa kanya ay mansub, kailangan ito ay maging mansub. Nauna ay majrur, kailangan po siyang maging majrur or makhfud. Naam. Jaa Muhammadun. Halimbawa, sinabi natin, jaa Muhammadun. Dumating si Muhammad.
Okay, pero ang pagsabi mo na dumating si Muhammad, ikaw pala ay nagkamali, ang dumating pala ay si Zaid. Okay, so ang gagawin natin, huwag na natin baguhin yung jumla, idugtong na lang natin yung salita na gusto nating ipalit dun sa nauna sa kanya. So sasabihin natin, Ja'a Muhammadun, Zaidun. Naam, Ja'a Muhammadun, Zaidun. Okay, so ang pinupunto natin dito ay si Zaid. Si Zaid yung dumating, hindi po si Muhammad. So ang Zaid, ito po ay badal. Okay, badal. Or pinalit po natin sa nauna sa kanyang salita. At ang uri ng badal na ito ay badalul ghalat. So pangalawang halimbawa, Ra'aytu Khalidan. Nakita ko si Khalid, which is mali pala yung nasabi mo. Ang nakita mo pala ay si Muhammad. So wag na nating baguhin yung jumla. Wag na nating sabihing Ra'aytu Khalidan, Muhammadan. Okay? Wag na nating sabihing Ra'aytu Khalidan, Ra'aytu Muhammadan, para magiging dalawang jumla na. Okay? So magiging dalawang jumla na. Ang gagawin natin ay idugtong na lang natin yung gusto nating ipalit sa nauna sa kanya. Okay? So kung ang pinupunto natin ay si Muhammad yung dumating, okay? O gusto nating ipalit kay Khalid, direkta na nating sabihin na Muhammadan. At dito ay naging mansub sapagkat siya ay mafu'ulun bihi, mafu'ulun bihi or mansub din yung nauna sa kanya. Okay? So, Ra'aytu Khalidan, ikaw ay nagkamali. Ang gusto mo ay si gusto mong baguhin sapagkat ang tinutukoy mo ay si Muhammad yung dumating. So, idugtong mo na agad yung Muhammad. Ra'aytu Khalidan, Muhammadan. Naam. So, ang nakita mo ay si Muhammad at hindi si Khalid. At ito po ay badalul ghalat. Okay, badal po siya at ang uri ng badal na ito ay badalul ghalat. So, alhamdulillah, ay yan po ang apat na uri ng tinatawag na al-badal. Una, badalul shay'i minas shay'i, or tinatawag din po siyang badalul kulli minal kull. At pwede rin po natin tawagin badalul mutabiq. Okay, badalul mutabiq. At ito po ay mayroong tatlong uri. Ismul isyara na dinugtungan natin ng alif ulam. Pangalawa, al-lakabu wa sahibuhu. At pangatlo ay al-wazifatu wa sahibuha. Pangalawang uri ng al-badal ay badalul ba'di minal kul. Parti lamang siya sa nauna sa kanyang salita. At kailangan po dito ay mahmus yung nahawakan po natin. At yung badal po dito ay lalagyan po natin sa dulo ng damir or personal pronoun, panghalip na panauna, babalik po sa nauna sa kanyang salita. At kailangan magkapariho po ang damir sa nauna sa kanya. Kung panglalaki, pangbabae. At kung ilan po ang kanyang bilang, pang-isan, pangdalawan o pangmaramihan. Pagdating po sa badalul istimal, pangatlong uri ng al-badal, ito po ay tumutukoy. Yung badal tumutukoy sa katangian ng nauna sa kanyang salita. At panghuli ay badalul ghalat. Kung ikaw ay nagkamali at gusto mo itong baguhin, idugtong mo lang yung salita na gusto mong ipalit sa nauna sa kanya at huwag na nating baguhin ang pangungusap. At sa punto pong ito, alhamdulillah, ay naipaliwanag na po natin ang apat na uri ng salita na napapaloob sa at-tawabi'u. At natapos na po natin ang marfu'atul asma. Okay? Inshallah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon po tayo ng review sa susunod po nating video. I-review po natin lahat ng nakuha nating aralin mula sa lesson 1 hanggang sa lesson 21. Sa lesson po na ito. Ito po ay pang lesson 21. Bago po tayo magsimula sa mansubatul asma or yung mga isim, mga noun na ang kanyang pangunahing palatandaan sa dulo ay al-fatha. Okay? So hanggang dito na lang po muna ang aralin natin sa araw na ito. Huwag niyo pong kalimutan na i-share ang mga aralin natin para mas madami po ang matuto inshallah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahuna, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin, ala qalbika litakuna minal mundhirin, بلسان عربي مبين